Balasahan sa PhilHealth ang isa sa mga una raw gagawin ng bagong presidente at chief executive officer nila na si Dante Gierran. Yan ay para tugunan ang problema ng katiwalian sa ahensya. Nakipagpulong na rin siya sa Commission on Audit para alamin ang resulta ng pinakahuling audit sa PhilHealth. Nakatutok si Maki Pulido. Sa susunod na dalawang linggo, asahan na raw ang Balasahan sa PhilHealth. Posibleng kabilang ito sa isusumiting report ni PhilHealth President Dante Gierran kay Pangulong Duterte. Nasa pwesto pa rin ang mga opisyal ng PhilHealth. Nakakasuhan ng DOJ Task Force, pati na ibang opisyal na kinwestiyon kaugnay sa mga di umano'y anomalya sa ehensya. Tiniyak ni Attorney Gierran na magkakaroon ng reshuffle. No? So, maghihintay na lang tayo. It's a matter of days. Ano? Malamang sa susunod na 15 araw, ay doon natin makikita yung magiging initial report ni Sir kay Pangulong Duterte. Mula nang malumpa sa katungkulan si Gierran noong nakaraang Huwebes, hindi pa niya nakakapulong ang PhilHealth Executive Committee. Inuna niyang harapin ngayong araw ang Commission on Audit na iprinisinta ang pinakahuling resulta ng audit sa PhilHealth. Merong timetable na hinahabol ang Commission on Audit para mailabas nila yung kanilang report. No? So syempre priority po ito. Pinag-aaralan na rin daw ni Gierran ang mga report ng Senate Committee of the Whole at ng DOJ Task Force tungkol sa katiwalian sa PhilHealth. Pero sana raw, sabi ni Rufa, mapag-usapan na rin ang pagpapahaba pa ng panahon na walang taning ang bilang ng libreng dialysis session. Sa memo circular ng PhilHealth, tinatanggal ang 45 days cap ng pasyente kung may state of calamity. Kaya kung tutuusin, pwedeng palawigin ang benepisyong ito hanggang September 12, 2021. Batay sa proklamasyon ni Pangulong Duterte na sinailalim ang bansa sa state of calamity hanggang sa susunod na taon. Ang ibig sabihin niyan para sa ina ni Rufa, libre ang dialysis session habang may state of calamity. Parang dugtong na rin po sa buhay ng nanay ko dahil nga sa panahon pandemic ngayon, hindi naman po lahat na naibibigay may trabaho. Katulad kami, wala naman pong trabaho. Nanay ko senior. Kaya yun po, na manahirapan kami. Kung sa 3-5 per dialysis, twice a week, the 7K, wala po kaming ganung kalaking pera. Pero hanggang Disyembre lang muna ang maaasahan sa ngayon ni Rufa. May direktiba na ang PhilHealth na matatanggap ng mga pasyente ang ganitong benepisyo hanggang December 19 nitong taon o ang deadline ng bayanihan to recover as one na isinailalim ang bansa sa State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19 pandemic. Pag-uusapan pa ng PhilHealth kung palalawigin nila ito hanggang September 2021 dahil may epekto ito sa kanilang pondo. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.